to Family Watch, where we bring you Catholic conversations on marriage, parenting, and family life. Ako si Manjo Mendoza ng EduChild Foundation at kasama ko ang aking co-host na si Carmel Landicho, isang former teacher and youth mentor. At Family Watch, we believe that the path to the renewal of society begins in and through the family by strengthening marriages, empowering parents, and bringing families closer to Christ. Welcome to episode 47, dear Family Watchers. Sa episode 46, pinag-usapan natin with our guest yung mga causes ng depression, ano yung risk factors, tapos yung demographics ng mga kaso ng depression na na-encounter niya. So, babalikan po natin ang ating special guest na si Dr. Catherine Daphne Ong, isang psychiatrist, isang theologian, youth formation advocate, at bioethicist. Ang haba kasi na nabubulol ako. So, welcome back to Family Watch, Doc Daphne. Thank you. Thank you very much. Good to see you again. So, ito na. Nabanggit na nga ni Tito Manjo na yun yung ang dami naming napag-usapan last episode. So, going back po, Doc Daphne, sa hanging question. What are the risk factors associated with depression? Tapos, ano yung may impact ba kung meron man, di ba, ang internet, social media, at lalo na sa panahon ngayon, di ba, ng pandemya, ang absence ng face-to-face interaction sa mental health? Right. Okay. Thank you for that question. What are the risk factors? Kung naaalala niyo po yung binanggit kong tagsulok noong nakaraang episode, the risk factors are also related to the three sides of the triangle. Gaya po ng sinabi natin, genetic predisposition, kung meron po sa pamilya, you're at higher risk. Biologically, kung hindi po ayos yung chemical balance po ng brain natin, for example, hindi po tayo natutulog ng maayos, napakalaking risk factor po yun. Ang taong hindi natutulog ng ayos ay talagang madaling malulungkot, madaling manenerbios, would be very at high risk or very predisposed to getting mental health challenges. Having a poor diet, poor exercise, so these are biological factors that can really contribute to getting the illness. Psychological factors, yung mga tao pong mababa ang self-esteem, yung mga tao pong mababa po yung sense of confidence because probably they did not get enough validation or acknowledgement po or praise, recognition, or yung may mga traumatic experiences ng kabataan or sa adulthood, malaki rin po yung risk factor to getting depressive symptoms. And of course, those who are facing very stressful events in their life, like loss, mga death in the family, major losses, major events in their life. Internet, of course, it's a frequently asked question. Nakaka-apekto po ba? Hindi ko po masabi na ang internet talaga definitely can cause depression. Oh. We know that internet also has many good things to offer and we can use it in a very good way. In fact, kung marami nga rin po mga lunas para sa depression na ginagamitan natin, salamat ng technology ng internet. We can actually have access to these treatments thanks to technology and the internet. Although, it is also known sa mga pag-aaral po na yung mga batang meron na pong vulnerability o kumbaga madali na silang ma-depress dahil siguro sa tatlong point po ng tatsulok ay may mga kahinaan na doon. May mga factors po yung internet na maaring makakontribute pa na talagang pagdulot na ng illness ng depression. Tulad na lang po ng social media, like yung culture ng comparison, yung sino-compare yung sarili sa iba, nakikita ng mga bata yung mga perfect shots na pag nakita nila yung perfect shots, parang bakit sila ang sasaya ng buhay, ako hindi, and so I feel so bad and so miserable. Or the culture of perfection and inauthenticity, as if you will be liked, you will be loved, and you will be approved only if you're like this, you're like that, you have the best physique, the best whatever.
Or also the frequent use of social media, that the frequent distraction po kasi palagi tayong nasa phone or nasa gadget, parang pinapababa po yung opportunidad para magkaroon ng high quality human connection, para mag-isap-isap sa pamilya, sa friends. Dahil dyan, dahil mababa yung high quality human connection, nagiging mas at risk po to loneliness and also feeling sad and depressed. That's why this is also related to what's happening with us in the pandemic, na mababa yung high quality human connection, social interaction, kaya rin po napapansin tumataas din yung mga nalulungkot. Alam mo, madalas nasisisi nga yung social media, pero alam mo, may tanong ako talagang, ito wala akong nakikita sa nasagot sa Google eh. Can bad parenting cause depression? Can bad parenting cause depression? In fairness naman po to the parents. Okay, I'm sure no parent would want to parent badly, deliberately. No? Baka pwede nating i-streamline o mas iba, bigyan ng specifics. Parang what traits or ano yung mga, you know, specific traits ng bad parenting ang baka makadagdag sa depressive state ng kanilang mga anak. Baka meron kasi mapinpoint eh, na sobra bang authoritarian or baka sobrang strict pagdating sa ganyan or sobrang pahaya naman, hinahayaan lang mag telebabad buong telebabad pa rin yung term. Hindi na yata gumagamit naman. Pero yun. Extremes pa rin. Extremes. Yung sobrang stricto, sobrang luwag. Baka may mga traits kayo na may bibigay. Exacto po, yung sinabi po ni Tito Manjo na sobrang extremes or sobrang luwag, no? We don't want that it's so extreme, so strict that they don't feel or they don't feel that sense of autonomy, that sense of agency na lahat po ginagawa niya sa bata. Hence, hindi po sila nakaka-practice ng decision making, which is very important kasi yan yung kailangan natin sa buhay, no? How to make decisions, or yung sobrang strict, sobrang protective na hindi po natin hinayaang magkamali. Or kasi maganda nga pong magkamali. Napag-usapan natin last episode yung coping skills. Yeah. It's during difficult times that the kid can develop those coping skills. So kung iiwasan po natin or i-shield po natin dahil mahal natin yung mga bata, i-shield natin sila from difficult situations, from house chores, from challenges, lalo pong hindi nila ma-develop yung coping skills, lalo humihina po psychologically. So we don't want that extreme na too strict, too controlling, while at the same time, we don't want naman na no structure. Because especially children, as they're growing old, no, it's good to see that there's structure, there's consistency in parenting, especially both parents are growing to the same direction. The rules of the house, the values that are upheld in the house are consistent. Yun po. So, yun po. Yung mga maaring makakontribute sa mga kalungkutan ng mga bata or din sa mga kanilang emotional trauma growing up. Ito naman, isa rin medyo, yung mga controversial, pero sige, controversial na usapin din. Diba? Kasi may mga nagsasabi minsan na halimbawa, may nakilala silang may taong may depression. Pero may mga, siguro cultural din to eh, sa cultural or ano na, very close din yung tao na sasabihin, ay, hindi ka, kulang kasi sa dasal yan, di ba? Hindi kasi nagdadasal, manalig ka lang sa Diyos, mawawala yung ano mo, depression mo. Kasi malungkot ka eh, kasi hindi mo, di ba, itaas mo lang lahat kay Lord, mawawala yan, din yan. So, sa inyong pananaw bilang doktor, paano niyo sasagutin yung ganitong usapan, di ba? Paano ba dapat i-address ito? Will a person with a strong spiritual foundation be less prone to experiencing depression? Okay. Habang tinatanong mo yung question na yan, Carmel, naalala ko yung mga pasyente ko na teenagers, no? Very common na kapag yan na yung kinuwento nila sa akin na sabihin nila sa akin na, Doc,
no, Doc, yung parents ko, ganyan lang yung sinasabi sa akin. Kasi kulang ka lang sa dasal. Magdasal ka lang, mawawala yan. Okay, and that's it. They stopped sharing to the parents. They stopped talking or they start feeling unsafe with the parents. And sayang, sayang yung pagkakataon para kapag-usapan sa pamilya, no? Well, sinuwento ko yun para sabihin na it doesn't work for them. That's what we see among children and teenagers. Of course, I'm not saying that spirituality doesn't have a role. In fact, studies po, mga pag-aaral po ang nagsasabi, scientific ng pag-aaral na ang mga taong may malakas na sense ng spirituality ay mas mentally strong. Meaning, they have lower rates of depression and anxiety. And even those who already have depression and anxiety, kung malakas po yung kanilang sense of spirituality, malakas po yung faith, yung sintomas nila ng depression and anxiety, mas madaling gumaling at mas less po sa kanila yung nag-re-relapse. Mas mabilis po yung pagdaling. Sabi po ng mga pag-aaral ay dahil with the strong sense of spirituality, mas malakas yung feeling nila that they're supported, hindi sila nag-iisa, na meron po silang paghuhugutan ng lakas, mas tumataas yung sense of hope, sense of esteem, kaya rin po, psychologically, mas kinakaya nila yung depression or they're more mentally strong. So, we're not taking away the role of spirituality. In fact, many of my patients also would tell me na isa sa mga pinagkukuhaan nila ng lakas ay yun pong kanilang religion, yung kanilang faith. And sa mga pasyente ko po, siguro, more than 90% of them, yung mga gustong magtangkang magpakamatay, pag tinanong mo sila, oh, bakit hindi mo ginawa? Nandun ka na, naiisip mo na, malakas na, ba't hindi mo ginawa? At lagi nilang sasabihin, kasi po, may takot ako sa Diyos. No? Kasi po, either faith or family, yun pong dalawang F. Kasi mahal ko yung family ko or I don't want them to suffer. So definitely, it's good to promote spirituality, but let's not forget that depression is an illness. Katulad po siya ng ibang sakit o ibang medical illness. Ang tao pong may asthma o may high blood, hindi lang po natin dadasalan. Dadalhin po natin sa doktor at ipapagamot po natin. Pwede namang parehong nandun. Yung gamot, yung doktor, yung siyensa, at yung pong dasal at yung pananampalataya. Doc, curious lang ako ha. Nangyayari ba sa, halimbawa, sa pamilya na magkapatid, pareho may depression, gano'n? O, kasi parang napaka-rare ng cases na narinig ko ng depression. Parang sabi ko, posible siguro mangyari sa mga magkakapatid yan. Siguro pa isa-isa lang, gano'n. Opo, it unfortunately, it does happen and you can imagine the burden or the load, no? The heaviness that causes the parent. Lalo pa dahil nga po may genetic factor, may genetic influence. So, kung meron po ang isang anak, malaki din yung chance na yung iba ay maaring magkaroon. And many times, kung hindi po nakakatch agad, nag-develop po talaga yung depression. I have seen several na sa kapatid o pamilya na meron po. Hindi ko yata narinig sa, sa peers? Kasi meron din po bang possibility na halimbawa, isang estudyante, isang teenager, very vocal siya, lalo na sa social media, or diba sa friends niya na, o nga, ito, depressed ako, ganyan. Halimbawa, makausap na siya sa doktor, ganyan, kikwenta niya yan. Tapos, possible din po ba na maging trigger yun para sa peers niya? Halimbawa, may makarinig, tapos, oo nga, ako rin. I mean, hindi naman sa hawa, pero yung ganong, oo nga, no, parang ako rin, meron din akong ganyang, tapos, madedevelop na rin later on. Meron bang ganong instances? May mga nangyayaring ganon, na this is what we call, they're identifying to the symptoms of the others, or yung iba na, naka-Google, or Dr. Google, no? Yes. Nakita nila depression, oh, ako yan. Or bipolar or anxiety, ay ako yan kasi yan yung mga nararamdaman ko. Because that is quite common, lagi nangyayari po talaga yan sa totoong buhay, dito po natin makikita yung importansya po na talagang may makausap sila na eksperto o lalong malaman natin ng mga tao, they see Paul, what the symptoms of depression, what the symptoms are,
para po mas madali natin silang matulungan. Pagkakausapin po natin yung mga kabataan na nag-identify na baka yun yung sakit ko kasi yun yung nararamdaman ko. Especially for teenagers kasi alam naman natin pag teenage years, no, talagang punong-puno ng maraming emotions. And of course, it gives us a lot of peace and a lot of calm kasi to be able to understand what we're going through. Diba? Kung malalaman natin ano kaya itong nararamdaman ko. Hence, minsan, baka gustuhan natin maramdaman yun, yung marinig natin sa iba, parang, ah, that explains what I'm feeling. Napapaisip tuloy tayo, baka nga yun yung meron ako or what I see in the internet. So, para makasigurado, it's good to have someone who knows what the symptoms are to see and talk to the person. Kaya po, importante yung easy, yung early identification and catching of cases. Paano naman Daffy yung ano, yung mga taong mga bata nagsasabing papakamatay ako, yung ba ilan yung actually nangyayari na nasabihin yung papakamatay ako tapos tutuluyan? Salamat sa Diyos naman po, hindi naman lahat nagsasabi po yan ay natutuloy. But I think this is any parent or any adult might male, no? Yung makarinig po tayo ng ganyan. And it's very common. It's becoming more and more common now. So, maganda rin po na marunong tayo mag-handle ng mga bagay na ito. Gaya pa ng sinabi natin, 1 in 4 children ay merong depressive symptoms. So, malaking chance na yung 1 in 4 na yon ay nakakaranas din ng suicidal thoughts or suicidal tendencies. When we're talking about suicidal tendencies, napaka-importante po na ito ay makatch as early as possible. Because that question, that conversation can save a life. Yeah. Kasi, alam mo, yung when I was younger, I would hear people say na pag sinasabi niya magpapakamatay siya, hindi magpapakamatay. Hindi ito mga bata, mga adults to. Kaya naaalala ko na pag sinabi niya papakamatay siya, hindi niya tutuluyan kasi kung magpapakamatay talaga, hindi niya na i-announce sa buong mundo. So, you're saying parang, ano ba talaga ang ano ron? Apo, what's the real trend? Deal? Real deal doon, no? Kasi po, ang hirap dyan, it's very tricky kasi hindi po natin masabi na ito bang sinasabi ng tao na to ay totoo or joke lang or OA lang. The best is really to ask the person. That's the only way we will know if the suicidal tendencies are real. Kung talaga po bang seryoso na nangangailangan na ng immediate po na intervention. Ano po ba usually yung like warning signs pagdating, di ba? Paano nalalaman na may suicidal tendency isang tao? Okay. Ang tao pong nakikitaan nila ng depressive symptoms, meaning yung sinabi ko last episode, sobrang lungkot, may changes of sleep, appetite, energy level, functioning in school, in friends, in the family, na sunod-sunod, more than 2 weeks, and na-affectuhan na talaga yung ang araw-araw na gawain. Pag ganito po, mag-red flag na tayo, kumbaga it's good to be on the alert, na maaring ang batang to, ang adult na to ay may depression, and anyone who has depression may have suicidal thoughts, suicidal tendencies. Lalo pa kung nakita natin may mga talagang kakaibang pagkilos, like yung nag-a-isolate na, dati naman nakikisama sa pamilya, ngayon ayaw na makikisap, laging nasa kwarto, laging yung mga ibang bata, laging naka-long sleeve, naka-hoodie, naka-jacket, kasi nag-self-harm, at ayaw makita ng mga family. And of course, mga suicidal notes o yung mga pahaging po sa social media na ayoko na, expression showing hopelessness. These are very important red flags that we need to have. Yeah. And that would tell us that we need to act. Okay. Doc, anong difference ng interventions na maaaring gawin ng isang psychiatrist versus ano yung kaya ng isang psychologist? Saan nagdi-differ? Okay, both the psychologists and psychiatrists, they are mental health professionals.
who can help people with mental health challenges, depression, anxiety, at kung lahat ng mga mental health challenges. Ang pinakaiba po, the psychiatrist, since they're doctors, they can dispense medications, they can also examine the rest of the medical condition, physical condition of the person. But both can address mental health challenges. Both can do psychotherapy, so yung tinatawag natin, talk therapy. So, Doc, well, medyo, ano na, next move on na tayo sa next topic. No? In your opinion po, paano naman yung sa mga magulang? Paano yung, paano nila masastrike yung balance between, yan, information, being informed, tapos even talking about it, raising awareness, diba? Pero, when it comes to actual, practical dealing with the sickness, diba? Pag nakita nila ito, yung mga symptoms sa kanilang mga anak, diba? O sa kanilang mga kamag-anak, paano ba nila yun practically? Ano yung first step na pwede nilang gawin para matukoy talaga? Kunyari, nakita na nila na parang may depressive symptoms yung anak ko o yung kapatid ko or what. Ano yung first step? What do you recommend? Okay. Once na-observe na meron po ng mga depressive symptoms na nabanggit natin, it's good to really closely accompany the child and talk to the child. Show concern and show interest. Everyone likes concern and interest and attention. Also, ask, tanongin natin, let's show concern. It's always good to use I statement. Ito po yung lagi kong pinapayo sa mga magulang. First person instead of second person. Meaning, instead of saying, you, bakit ka ganyan? Or, bakit ganyan? Lagi kang malungkot. It's good to use the I. Kasi po, less threatening, mas madaling tanggapin ng mga bata, mas madaling mag-connect sa conversation. Like, I noticed or napansin ko na medyo malungkot sa lately and I am very concerned and I would like to be able to help. I know I cannot imagine completely kung ano yung pinagdadaanan mo, but I would want to understand. So, pwede ba kung magtanong? You can even ask to see that we're respecting the autonomy of the child and they like that. Pwede ba kitang tanungin? Pwede ba natin pag-usapan? Or andito lang ako, gusto mo bang mag-open up? Or kung hindi ka komportable sa akin, gusto mo bang mag-open up to another person? Or what would you want me to do? And what do you think can I do to be able to help? So pong mga questions na to, marami na pong magagawa sa pagtulong po sa mga batang may depression. At baka yan nga yung pinaka-effective na intervention for parents eh. Kasi hanggang dyan lang naman kaya namin gawin eh. Mag-express ng concern. Pero tama ka, Daph, yung i-messages kung tawagin namin. So you own up the message tapos you express your concern. May follow-up question ako dun sa kay Carmela. So sinabi mo kanina yung may kaibahan ng intervention ng psychiatrist tsaka yung psychologist, no? Ano yung forms of treatment? Like, una, curable ba ang depression from a psychiatrist point of view? Or ang ginagamot niyo ba is symptoms lang? Ano ba talaga ang nangyayari? Okay. Curable po. Ito po yung good news. No? Na curable and not just curable but even preventable. So kung pwede natin i-prevent, catch it early, let's do that. Ano po ba yung ginagamot? Symptoms? Ginagamot po natin yung sakit. Kumbaga, kung ang taong may dengue ay may fever, may sakit ng katawan, ang taong may depression, may suicidal thoughts, may lungkot, may low energy, hindi po natin ginagamot na yung symptoms, but the root problem, which is the illness, so that the symptoms will disappear. Ano pong klaseng gamutan? Marami pong klaseng ng gamutan. Starting from, me personally, I'd like to start with the most conservative, especially taking advantage of the healing powers of the brain, matulog ng maayos, kumain ng mabuti, mag-exercise, be in a nurturing and non-toxic environment, be with friends, connect socially.
Kung hindi kinaya, when we can step it up, no? Talk therapy is very effective in treating depression, anxiety, and other conditions. Kung hindi kinaya, baka we would need medication. This is, medications can be a bit scary or controversial for some, no? Siyempre, sino ba naman gustong maggamot? Nobody would want to take medicines, right? And the medicines are not there to solve the problem. Hindi naman nila to solve yung problem, yung family problem, yung pandemic. But the medications, for some who will need it, hindi po lahat ng may depression ay mangangailangan ng gamot. Ibang, yung mga ibang tao lang po. For those who will need it, the depression will not solve their problems, but the medications will not solve the problem, but the medication puts the person at the right position po to be able to solve the problem. So, yun po yung mga, kumbaga, spectrum ng maaring lunas para sa depression. As a final takeaway po, Doc Dac, ano ba yung maipapayo ninyo sa ating mga magulang na nais patatagin ang kanilang mga anak para maging yun, less prone to anxiety, less prone to depression? On the practical side, baka po meron kayong ma-share na self-care tips, di ba? Na pwede nilang gawin sa kanilang mga kani-kanilang mga tahanan para yun, mas mapatatag ang kanilang pamilya. Okay. So, number one tip to take care of the mental health of your children. Number one is take care of your own mental health. Ito po yung unang-unang kailangan mag-self-care, no? Mag-relax, lalo pa na yung panahon ng pandemic. Mag-break po at mag-refuel. Yung pong pag-refuel, kanya-kanya po tayo. Maaring K-drama, music, art. Bahala na po kayong maghanap, but you need to refuel. And if you need to seek professional help, please do that. After that, after you make sure that you're mentally healthy, when you're mentally healthy, you can accompany well. Maaring yung pong mamabantayan ng mabuti at maagapan, masamahan ng mabuti po yung mga bata. Siguro yung quick and simple tips lang po ay just listen more, smile more, and listen more. Because when you smile more and listen more, it makes the environment feel safe for the children. It makes them open to conversations, to talking, and so much good, so much help can already be given through talking alone. Smile more, listen more. Yeah. Thank you for that. Ang dami kong natutunan. I wish I could take down notes. Hindi ba, le? Pag play ng episode na to, I will take down notes. Nahirapan akong magsulat ngayon. Pero ang dami kong napulot. Maraming salamat, Daph, for your very relevant sharing. So, in closing, we would like to read a relevant point from Christus Vivit. Pope Francis said, "The desire to live fully and experience new things is also felt by many young people with physical, mental, and sensory disabilities. Even though they may not always be able to have the same experiences as others, they possess amazing resources and abilities that are often far above average. The Lord Jesus grants them other gifts which the community is called to recognize and appreciate so that they can discover His plan of love for each of them." If you got this far, thank you for watching. If you enjoyed our video, please give us a thumbs up. If you want access to more Catholic content, please consider downloading the free Faith Watch app available on Android and iOS. See you next week.